Good morning mga kapatid kay Kristo. Blessed Thursday po sa inyong lahat mga kapatid. Ang ating morning devotion text sa araw na ito ay matatagpuan po sa Genesis chapter 10 verses 1 hanggang 32. Ang Genesis chapter 10 ay talaan ng mga pangalan ng mga angkan ng mga anak ni Noe. Ang tatlong anak ni Noe ay sina Shem, Ham at Japheth. Tinatawag itong tribes of the earth, yung angkan nila. 70 ang mga angkan ng mga anak ni Noe ang nakasulat dito. 14 from Japheth, 30 from Ham, 26 from Shem. Ayon sa Genesis chapter 9 verse 1, si Noe at ang kanyang mga anak ay binasbasan ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ang inyong supling ang buong daigdig. Tatlong bagay na gusto kong ibahagi sa inyo ayon sa ating teksto, mga kapatid. Una, natupad o nangyari ang nais ng Diyos. Dumami ang tao sa mundo sa pamagitan ng mga anak ni Noe. Para sa atin, mangyayari o magaganap lahat ng bagay kung ito ay nais o kalooban ng Diyos. Ano ang gusto nating mangyari sa ating buhay ngayon? Ilapit natin sa ating Diyos. Sa Kanya, nothing is impossible. Pangalawa mga kapatid, makapangyarihan ang pagbasbas ng Diyos. Binasbasan niya ang mga anak ni Noe at naging maganda yung resulta sa kanila. Sa atin mga kapatid, sa lahat ng ating gagawin, mainam na humingi tayo ng basbas, humingi tayo ng patnubay at gabay ng Diyos para maging maayos ang resulta nito. Pangatlo, pagsunod sa nais ng Diyos. Ang pagsunod ng mga anak ni Noe sa Diyos ay nagdulot ng mabuti. Sa kanila nagmula ang lahat ng bansa na lumaganap sa buong daigdig pagkatapos ng baha. Paalala sa atin na we must follow God's will. Ang kalooban ng Diyos ay para sa ating ikabubuti. Napakahalaga ang pagsunod sa nais ng Diyos. Amen. God bless you all and keep safe, mga kapatid. Manalangin tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay patuloy na nagpapayag ng pagsamba, ng pasasalamat sa iyo. Salamat sa umaga muli na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa buhay, sa kalakasan. Naway ang buhay namin, ang kalakasan namin ay may paglingkod namin sa iyo ng buong buo. May paglingkod namin sa aming kapwa. Dakilang Diyos, patuloy namin nilalapit sa iyo ang aming mga buhay. More faith, more commitment ang ibigay mo sa amin. At dakilang Diyos, naway mawala na po ang COVID-19. Huwag mo nang hayaang kumalat pa ang sakit na ito. At nilalapit din namin, dakilang Diyos, ang kalagayan ng bansang Lebanon. Napakatindi po ang nangyari sa bansa nila, ang bansang ito. Kagalingan po ang iparanas mo sa lahat ng nakaranas ng pagsabog sa bansa ng Lebanon. Maraming salamat po sa gagawin mong himala sa kanila.
Lord, kami po ay nagtatalaga muli ng aming mga buhay sa iyo. Kami po ay maglilingkod sa iyo hanggang sa wakas. Ibibigay namin ang aming buhay para lamang sa iyo. Sa iyong pinakamataas na papuri at pagsamba, sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at manunubos ng aming mga buhay. Amen at amen. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Ang Diyos ay sumasa inyo. Uli, God bless you all and keep safe.